like Philippines, what I really respect from my long Asian career. Ganyan magbigay ng respeto ang head coach ng India na si Veselin Matic. Sa ating panalong ito kontra sa India, ay Matic na safe tayo sa elimination. And after New Zealand ay maaari nating makatapat ang Japan o ang Iran. Pero sa ngayon ay dapat mag-focus muna sa laban kontra sa New Zealand. Maraming ang nagsasabi na team silang ang pinadalang tall blocks. Well, totoong mas malakas ang ating nakalaban noong nakaraang World Cup Asian Qualifiers dahil merong Webster noon at Vodanovic at ang halos lahat ay naglalaro sa NBL Australia. Sa roster ngayon ay kumuha sila ng mga US NCAA players at ang kalahati nito ay galing sa NBL New Zealand. Malamang marami ang nakumpara na halos parehong lamang ng Lebanon sa laro sa atin na sa New Zealand. Kaya niya sa madaling sabihin, napapalag tayo, pero dapat siyempre huwag i-underestimate ang tall blocks. We must consider ang kanilang height advantage at lalo na they have the same coach na tumalo sa atin ang FIBA World Cup Asian Qualifiers. Kaya malamang they will use the same formula na nagpanalo sa kanila. Pero sa ngayon, one thing's for sure, bibigyan natin ng magandang laban ang koponan ng New Zealand. At tungkol nga sa ating laban kontra sa India, maganda ang ating scoring na 59%. Almost 70% sa 2-point field goals at ang napaka-importanting 3-point shots na 46%. Kung ganito lagi sana ang ating shooting percentage ay we can win games. And syempre, hindi naman natin sa minamaliit ang India ay malaking factor pa rin ang ating magiging panalo sa level ng ating opponent. And the level we are talking ay halos patikim na ng World Cup sa ngayon. At ayon nga kay 30, we just have to respect every single opponent that we have. At dapat maging preparado dahil next level na ang mas malalakas na teams. Ang gunting naman sa labang ito kontra sa India ay ang lahat ay nakapaglaro. Ang hindi pinaglaro noon sa Lebanon ng si Francis Lopez ay nakapagtala ng 8 puntos, isang mintis lamang sa field goal, perfect sa free throws, nakapagtala ng 5 rebounds, 2 steals at 1 block. Malaking factor din itong si Lopez and hopefully ay makalaro din kontra sa New Zealand. Meron tayong 4 at double digits, 17 points kay 30, 12 kay Ray Parks, 10 points kay Abando, at ang ating top scorer na si Will Navarro na may 18 points, isa sa ating mga consistent na player. Pero ang pumukaw ng pansin sa press conference ay nang ma-highlight ang 9 assists ni Kevin Kembao. 9 assists for Kembao, are you liking his performance? Mukhang na-impress si 30 nang makita ang 9 assists ni Kevin Kembao. Malaking asset din para sa Gilas ang passing skills ni Kevin. Ito yung teammate na hindi kailangan all the time na pumuntos dahil he's giving the chance for his teammates to score at ang mahalaga ay manalo. At ang patinding part sa presscon ay ang napakalakas na loob ng isang Indonesian reporter at tanungin si Coach Chot ng ganito. From the last few moments, every time he posts anything about Philippine basketball, there's always a lot of comments. Negative comments about you, Coach. They want you to not coach in the national team. Dagdag pa ng reporter ay nakikita rin nila ito sa iba't ibang Philippine basketball pages. Kaya kanilang tinanong kung paano ito ay handle ni Coach Chot Reyes. Pero ayon kay Coach, ay kanyang dinisable daw ang kanyang mga social media at nakafocus na lamang sa mga darating na laban. Well, sa ngayon, mas mainam na suportahan na lamang natin ang buong team. Tingnan natin ang bawat players dahil ilan sa kanila ay lalaro sa FIBA World Cup 2023.